Welcome back to my channel. Once again, it's me, Leigh. I'm Leigh on style. For today's video, we're gonna try the very viral foundation na kabog sa TikTok. Ayan. So, I've been wanting to try this foundation kaya lang laging out of stock. At of course, ang mga natitirang shade ay yung, of course, hindi ko shade. Kaya, hindi ako maka-available. And then finally, hindi ako alam kung ka-shade ko to. I'm talking about the KVD Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. So, ito siya. So, ito, halos lahat na ng lady sa TikTok test out nito. Well, ako kasi, I'm not doing any makeup video on TikTok. So, nagdadabing-dabing lang ang lola niya doon. So, anyway, so, I wanna try this bad boy. So, malupit ang claim nito. So, kaya, syempre, gusto kong i-testing kung okay siya. So, this claims, fast buildable, full coverage, fresh matte finish, at yung kanyang compact is 100% recyclable. So, buksan natin. So, actually, tinutut ko na siya ng very light. Ayan o. Kaya lang, parang gusto ko na siyang kasing i-testing. Hindi ko alam kung medyo parang feeling ko dark. But we'll see. So, ayan na nga. So, it comes in 40 shades. So, I'm in the shade, ano bang kinuha ko? Medium 033. Ayan. Yan ang aking shade. This bad boy retails for $38. So, medyo may kamahalan siya. So, I hope it's worth it. So, titingnan natin kung it's worth the hype. Kasi, high-end na itechiwa. Of course, this is 100% vegan, lightweight, full coverage, non-cakey, and the good thing is, yung pinaka-interesado ko, it lasts all day. It didn't say kung good pa siya for any skin type. Wala namang nakalagay. Binasa ko yung kanyang description sa kanyang website. So, if you're following me, alam nyo na I'm very oily. Almost 80% oil. I have oily skin. Dito lang sa medyo outer part ng face ko ang sometimes dry, but mostly T-zone is oily. So, hindi ko alam kung kakayanin ang oiliness ko nitong bad boy na ito, na? So, let's get busy with this. Let's try. So, ayan, itry na natin. So, nasabi na natin ang mga claim nito. Ang ganda ng kanyang lalagyan talaga, no? Crystal. So, ayan. Ang ganda. Super ganda. Na-impress ako sa kanyang packaging. Kasi parang ano siya? Acrylic? Parang ganyan. So, it comes with a brush, no? So, KVD brush din yung gagamitin ko. KVD stands for Kat Von D. Ayan. So, tignan natin. So, I will use half using this brush to the half of my face and then sa half, gamitan natin ng sponge. Para tignan natin kung alin ang magandang coverage. Ang cute ng kanyang brush. Deadly weapon. Charot! Ayan. Ang tulis naman ito. Grabe naman ito. O, pwede nang pang kama itong charm. Pwede pang gano'n ang buhok ha. Ang tulis, grabe. They also sell this, no? Kaya lang, meron silang parang promotion. Pag nag-avail kayo ng Apple, Good Apple Foundation, merong kasamang ganito. So, for $38, medyo gumaan ang pakiramdam ko. May kasamang brush. Anyway, okay, simulan na natin. So, let's prime my face. I'm gonna prime my face using the e.l.f. my favorite, the e.l.f. Poreless Putty Primer. Ayan, so, gumamit tayo ng brush dito. Kasi, patting motion lang gamitin natin. So, I don't have anything on my face except sa skincare na nilagay ko, which is the hyaluronic acid. I'm using a new skincare, which is the Glow Recipe. So, maybe, I'm gonna make a vlog regarding that. Kasi parang 1 month ko pa lang siyang, magwa 1 month na ko siyang ginagamit. 3 weeks. So, ayan. So, let's wait for about 30 seconds to a minute para ma-absorb ng ating skin ang primer. So, ayan guys. Medyo pwede na yan. So, nakikita ko sa mga nag-try na nito. Little goes a long way, no? So, mag-dip lang tayo ng isa. Dalawa. Tama na muna yan. Oh, shook. Jesus. Full coverage nga. Grabe. And, okay.
So, kalahati. No. Pwede natin ba? Wow. So, very creamy siya, no? As you can see, I leave that part because para pag may concealer tayo later. So, ayan. I just did half of my face. Actually, very lightweight talaga. No? Kahit na parang pull back na yung face ko. No? Foundation, I don't feel anything. So, ayan guys. Parang mannequin. Seriously, this is really a full coverage foundation. Oh my God. Can't believe this. Okay. We need to trust the process. Let's do the half of my face. So for the half of my face, I'm gonna use the Juno sponge. So let's do this. We're gonna dip about like that. Para makita natin kung alin yung mas maganda ang finish. Kung yung with this, using a sponge or with a brush. Ayan. Katakot gamitin to pag masyadong nasobrahan yung iyong kuha ng product. Medyo pag naparami. Medyo makapal. Pero honestly, kahit makapal yung lagay mo, very light ang feeling. Ang gaang-gaang ng feeling. Charot! May pagalit. Parang wala kasi. Parang wala lang ganon. So, tama pala yung mga naririnig ko. Very lightweighting. Very lightweight ang kanyang claim. So, ayan. But parang mas flawless yung ginamitan ng sponge. So, tingnan nyo. Mas flawless kesa dito. So, idamay na natin to. So, alam ko na. Mas magandang gamitin yung. So, the best thing to do is use this to put the product on your face, ganyan. And then, finish the process with the sponge. So, I think, ganun yung mas magandang gawin. Ala, naging crazy na ate, crazy na, ganyan. So, ayan. O, sige lang. Ayan. Damay na natin to. Ayan. Ayan. Regarding naman sa application, napakadaling i-apply at napakadaling i-blend sa balat. Hindi pati siya nagli-leave ng parang mark, yung ganun. Kasi yung ibang cream foundation, kaya hindi ako mahilig sa cream kasi nga I'm very oily. So more on liquid ako kasi usually pag cream, mas lalong feeling ko nag-oily yung aking face. Kaya I'm not really a fan of cream foundation. But some experts said na mas maganda yung cream kasi it lessens the appearance of wrinkles pag cream yung gamit instead of powder because powder sink in through your lines and your fine lines, ganyan. Tsaka mas glowy yung dating. So, ayan. So, let's try to put a concealer under para tignan natin kung magbe-blend siya ng maayos. Actually, hindi naman masama pala yung kulay, no? Parang okay naman na. Kasi yellow undertone naman ako. So, pag siguro na bronze natin at na blend natin with other makeup, mas magmumukhang okay naman. So, mag-try tayo ng concealer before ko i-finish the whole face. So, for this, I'm gonna use the Makeup Revolution Hyaluronic Concealer. Conceal and Hydrate. Gusto ko to kasi may hyaluronic acid nung na-try ko siya. Pero ito para kasing maputi itong nakuha kong ito eh. But super easy to blend kasi ito kaya gusto ko. Ayan. Tapos haluan natin ng konting camouflage ng e.l.f. Kasi ito. Ito talaga yung kulay ko. Para may medyo mag-dark. Mag-contas lang yung kulay. Ayan. Damay na natin dito. Ayan. Then, let's blend.
So ayan guys. So maganda talaga ang coverage niyan, ang finish niya. At natakpan ng mga chismis ko sa mukha. Ayan, yung mga chismis na natin diyan, natakpan naman niya. So I'm gonna finish the whole face para malaman ko kung magbe-blend siya sa mga makeup na gagamitin ko, starting from the bronzer, blush, powder and lipstick. So, be right back. So ayan guys, natapos ko na ang ating final look. So ganyan lang, simplihan lang tayo. Hindi masyadong heavy ang makeup, very light lang, parang no makeup makeup look. Charot. Ayan. So far maganda ang result. Very flawless ano ang aking face, parang flawless siya. Kahit hindi, ganun. Natakpan yung ating mga chismis at mga imperfections sa mukha. So, hindi ko alam kung maglalas to, no? So, but I really like the finish. Sobra ako na-amaze sa finish niya kasi parang glowy look. Hindi siya heavy. Although, matte yung claim niya. Actually, soft matte naman. Pero, dewy siya at the same time. So, parang fresh lang. Ano may parang mga Korean look na parang yung medyo nagmamantika lang. Pero hindi yung greasy looking ganyan. So, maganda. But, medyo mahal talaga. For $38, this is, I think, very pricey. Alam ko kasi pag mga ganito, mga matured skin na, gaya ko, hindi na advisable yung mga ganito. Kasi nga, syempre, meron tayong mga fine lines, wrinkles, nagsisink in siya. But so far, along na biniblend ko siya sa other makeup, okay naman. Hindi naman siya nag-crease sa aking under eye. Although, nalagyan ko siya hanggang dito lang. Hindi ko talaga nilalagyan yung part na yan kasi nagko-concealer. So, hindi ko talaga nilalagyan ng foundation ng under eye. Usually, concealer lang talaga. So, dito naman, wala naman tayong masyadong wrinkles. Medyo dito sa medyo, yung ating smile line. So, wala naman ako masyadong malalalim na fine line. So, pag gumagano lang ako, meron. Pero, wala naman. Hindi naman nag-mark. Ayan. So, parang wagi ang Good Apple foundation na ito. Parang gagamitin ko siya for everyday look. Hindi ko alam kung gaano katagal siya maglalas sa aking face. But, at least nakita nyo kung ano ang blend, pag nilapat niya sa skin, very flawless, nakaka-hide ng imperfection, maganda ang finish, makinis, flawless, charot. Martin. So, ayan, ito na ang result ng Good Apple Foundation. I hope you like this review. At kung gusto niyo i-try ang Good Apple Foundation, is I'm gonna put the link down below in my description box. At, i-visit niyo ang kanilang website, KVD. Ayan. So, napakaganda. I like it. Nagustuhan ko siya. Although, hindi naman lahat talaga nag-work sa mga skin type. But, in my case, sa skin ko, I like it. Parang putis. Korean. Charot. Mukha na akong Korea-Koreano. Ayan. So, ayun guys. Tapos na. Na-testing na natin. And, salamat. At na-try ko din ang foundation na ito. I like it. Ano. So, parang natural look lang ang ganda. Hindi cakey. Hindi heavy, tama lahat yung claim niya except for the long lasting dahil hindi ko pa siya natatry kung long lasting. So I hope you did enjoy watching this video and if you did, don't forget to give it a thumbs up and please subscribe to my channel if you haven't yet and kindly hit the notification button to get notified every time I upload a new video. This is Leigh, I'll see you on my next one. Have a blessed day and stay beautiful. Bye!